Babae ang nagmamay-ari sa pick-up na nang hit and run sa isang taxi noong nakaraang linggo ayon sa beripikasyon ng LTO Cordillera. Taliwas ito sa nakitang nagmamaneho ng pick-up nang maganap ang insidente. It would appear from records of LTO na yung owner, registered owner ng pick-up ay hindi lalaki. So ito yung po yung pagkakataon na sinasabi natin na napakahirap po na sabihin ka agad na or i-divulge namin yung nagmamay-ari ng involved na sasakyan. Kasi nga katulad nito, lalaki yung nagda-drive. Pero nakapangalan sa record, babae. Again, medyo ano po tayo dito kasi as experience have shown, marami po ang sasakyan na nalipat-lipat na. Yung original na owner, na ibenta niya ng open deed of sale. Yung open deed of sale, nagamit na naman ng isa. So, hindi na siya yung actual owner. Napaka ano po ito dahil sa proseso po natin, we don't like na magkamali naman yung proseso natin na nag-identify ng isang tao na hindi naman na siya yung involved. Ito ang dahilan kaya't pinadalhan nila noong Lunes ng show cause order ang nakarehistrong nagmamay-ari para malaman kung kanino na o sino ang nagmamaneho sa pick-up noong araw ng insidente. 5 araw lang ang palugit sa show cause order. Ang problema, hindi pa ito sumasagot o dumudulog sa LTO. Pagka ganun po na ayaw mag-ano doon, then let them suffer po yung ano. Kasi ang presumption din po ng opisina, yung registered owner, siya yung may-ari. So mananagot siya. Dagdag naman niya, ang pag-revoke lamang ng lisensya ang kanilang jurisdiction. BCPO na raw ang maaaring umaksyon para sa mga criminal act. Muli namang tumanggi ang BCPO na ilantad ang pangalan ng suspect kahit pa ito ay positibo ng kinilala at nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property. We have witnesses. We have witnesses. The complainant itself, nakita naman yung itsura ng tao because we provided the complainant and the witness of the picture of the same person. And may positive identification which lead to the filing of charges. Regardless kung sino yan, we are not revealing. Nakakakuha man sila ng mga information ng mga suspects at victims ay sa ibang tao, not on the, in the PNP. Muli niyang iginiit na may karapatan pa rin ng suspect na protektahan ang pagkakakilanlan at ng kanyang pamilya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.